Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng patatim. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, pork. Pwede rin po pata ang gagamitin nyo or hita ng baboy. Tapos gagamit din po tayo ng 1 teaspoon na ground black pepper, bawang, sibuyas, 1 tablespoon na brown sugar, dahon ng laurel, anise star. Isa lang po ang gagamitin ko dahil masyado po siyang matapang kapag dadamihan po natin. Isa or dalawa po, depende po kung gaano karami ang pork na lulutuin nyo. Tapos gagamit din po tayo ng pineapple tidbits. Gagamit din po ako ng soy sauce, asin, tsaka pit chai or baby bok choy. Wala po kasi akong mahanap na baby bok choy, so ito na lang, pit chai ang isa substitute ko doon sa baby bok choy. Tapos gagamit din po ako ng 7-Up or Sprite, tsaka cooking oil para sa pagpiprito nitong ating pork. Ngayon po ay uumpisahan na po natin i-mix to. Lalagyan po natin siya ng toyo. Ngayon po ay lalagyan natin to ng toyo itong ating pork. Mga 2 tablespoon ng toyo. Tapos haluin natin. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng 7-Up or Sprite dito sa ating pork. Tapos hahaluin po natin siya. Kung medyo kulang pa po ang kulay ng toyo ay pwede po tayong magdagdag ng mga 1 tablespoon. 1 or 2 tablespoon. Depende po sa dami ng inyong pork na lulutuin or gagamitin. Pagkatapos, ngayon po ay lalagyan na natin siya ng ground black pepper or paminta. Pamintang durog. Yan. Ngayon po ay pababayaan po muna natin to ng mga isang oras para mag-absorb yung lasa ng toyo at saka 7-Up doon sa karne. So, hihintayin natin ng mga isang oras. Imamarinade po muna natin siya ng isang oras. Gagamit din po pala tayo ng suka at saka oyster sauce mamaya po kapag natapos ko na pong pritohin itong ating pork. Ngayon po ay ipiprito ko na po ito. Para po pang tanggal siya ng lansa. Kaya piniprito ko po muna. Pero kung ayaw yung pritohin, ay pwede rin po. Kasi pwede naman pong idiritso itong lutoin. Dahil matatalsikan ka pa kapag ipiprito mo. Pero ang gusto ko lang po ay dito sa pagpiprito ay natatanggal po yung lansa niya at saka
Saka mas maganda ang kulay niya. Nagbe-brown po talaga siya. So ngayon ay hihintayin lang po natin na mag-brown ito. Tatakpan po muna natin to. Ngayon po ay tatakpan po muna natin hanggang sa mag-golden brown po siya. Ngayon po ay nag-golden brown na po yung kabila. So, binaliktad ko na po siya or inikot. Ganyan po ang kulay na gusto ko. So, hihintayin ko po muna yung kabilang side na mag-golden brown ang kulay. Ngayon po ay hahanguin na natin itong ating fork. Kasi medyo nag-golden brown na po siya. Ayaw ko naman po na masunog to. So, yung tamang-tamang pagka-brown lang ang gusto ko. Ngayon naman po ay ito naman pong natitira pang pork ang ipiprito ko. Ngayon po ay iiputin ko na po ito. Dahan-dahan lang po tayo sa pag-iikot nito. Baka matalsikan po tayo ng mantika. Super init po kasi ng mantika. Kasi kumukulo talaga yan. So ngayon ay tatakpan po na naman po siya ulit. Ngayon po ay tatanggalin ko na po itong ating fork. So ayan na. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting mantika. Pagkatapos po ay igigisa lang po natin yung ating bawang. Mas maganda po kasi pag igisa ng konti itong sibuyas at saka bawang para mabango. Po natin. Ngayon na medyo nag-brown na po siya ng konti at saka mabango na po yung ating bawang ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Hahaluin lang po natin. Medyo mabango na yung ating bawang at sibuyas, ay pwede na nating ilagay itong ating 7-Up kanina na mayroong soy sauce na minarinid natin doon sa ating pork. Gagamitin po natin ito para sa pagpapalambot ng ating pork. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting suka. Mga 1 tablespoon na suka ang ilalagay po natin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce. Yan. Mga 2 tablespoon ng oyster sauce. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon naman po ay ilalagay na natin tong ating star anise at saka itong ating bay leaves. Or dahon ng laurel pala. Yan. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating 1 tablespoon na brown sugar.
tapos haluin lang natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating pork. Yan. Tapos palalambutin po natin yan. Ngayon po ay tatakpan na natin to. Hintayin lang po natin siya na medyo lumambot yung ating karne. Ngayon po ay lalagay na natin tong ating pineapple juice. Hindi ko na po ilalagay yung laman niya. Ngayon po ay maglalagay po ako ng konting asin. Hahaluin po natin. Hintayin lang po natin na medyo tumuyo yung kanyang sabaw. Ngayon ay tatakpan na po natin siya ulit para lumambot pa po siya. Ngayon na medyo malapot na yung ating sabaw ay pwede na natin ilagay itong ating pichay. Yan. Hindi ko po uubusin itong pichay natin kasi sobrang dami po. So, kasi konti lang naman po ang kailangan natin ito. Dapat po sana bibibok choy ito eh. Kaya lang wala po talaga akong mahanap dito sa lugar namin. Parang naubusan yata sila. Hihintayin lang po natin na medyo maluto yung ating gulay. Itong hanguin pag luto na yung ating gulay. Ngayon po ay luto na ang ating patatim. Hahanguin na po natin to para ma-serve na po natin. So, ngayon ay ito-turn off ko na po yung ating stove. Tapos hahanguin ko na po. Ito na po mga mamamayang ang ating patatim. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Sana mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!